What's up sa inyo lahat and welcome to another episode of Panindigan Mo Yan. Kasama ako si Apok and si Margie. Ayun, sa show na to, dito namin pinagtatalunan mga bagay na pinagtatalunan namin bilang mag-jowa at most likely pinagtatalunan nyo din bilang tao. But before anything else, please like, share, subscribe, and hit that notification bell para inform kayo palagi pag may bago tayong episode. Ngayon, ang topic namin ngayong araw. Beaches versus mountains. Ayan, sakto ngayon. Medyo hindi vacation time. Hindi lumabas. At hindi pwedeng lumabas. So, pag-usapan na lang natin, di ba? Hanggang dyan na lang. Hanggang usap na lang, hanggang daydream na lang tayo. At, ayun. So, bago natin simulan, syempre, for the rules of this show. Okay, so I don't know if you saw yung last episode, pero 3-9 rounds natin, di na 2, okay? So yung first round, as usual, 1 minute kung saan dinedefend namin yung stance namin. Tapos round 2, rinerebut o sinasagot namin yung stance ng kabila. And third round, sudden death. So 1 minute siya, pero 15 seconds kami salit-salitan. Okay? Game. Ayun, so sa episode na to, ako yung mas-trip ko yung beach na bakasyon at si Margie naman ay mamumundok. Mamumundok. Ayun. So, simulan natin to. Round 1. Fight. Okay, Apok, are you ready? Mhm. Mhm. And go. Ayan. Syempre beach. Mas-trip ko yung beach over mamundok kasi ang daming magagawa sa beach na hindi mo magagawa sa bundok. Eh. 'Di ba? Una sa lahat, maglangoy una sa lahat, 'di ba? Dagat 'yun eh. Makapaglangoy ka ba sa tuktok ng bundok, 'di ba? Pangalawa, ang daming mga beach, 'di ba? Parang ang daming activities depende sa beach na puntahan niyo, 'di ba? May banana boat mo, may parasailing ba sa bundok? Wala, ang daming aktibidades na hindi mo magagawa sa bundok. And on top of that, madaling tao. So, kumbaga, pupunta kang bakasyon para ma-feel mo na bakasyon siya, di ba? So, kung maraming tao, tapos, kumbaga, parang pumunta ka sa carnival, mas maramdam mo yung pagiging festive niya. So, ramdam mo yung pagiging relax, being out of work or kung saan man, di ba? So, mas ramdam mo yung bakasyon kumpara sa bundok na Round 2, fight! Alright, round 1 on Margie, are you ready? Yes. Okay, in 3, 2, 1, go! Two words guys, global warming. Ang init na ngayon, di ba? As in, year on year, painit ng painit ang mundo. So, mas mainam na magbakasyon kung saan malamig at komportable, di ba? And malamang next year kung hopefully next year kung kailan pwede na uli tayong magbakasyon, malamang sobrang init dyan at magkaka-skin cancer ka at ang tawag doon, masa-sunburn ka. At madidehydrate ka. Whereas kung nasa bundok ka, wala, relax ka lang, tapos tahimik, tapos alam mo yun, hindi ako sang-ayon dun sa pagbakasyon, dapat maraming tao. Dapat konti lang, dapat relax lang, far away from the chaos of the city, diba? Kaya nga, bakasyon para makalimutan mo kung ano yung, what it's like to be around people who are annoying you, diba? So, yun, mas maganda na kung sa bundok, may time! Ta-ta-ta-ta-time! Round 2, fight! Apok, kaya mo sagutin yan? Oo naman. Okay. 1, 2, 3, go. Okay. Ikaw na nagsabi, relaxation. Mas nakaka-relax ka sa beach kumpara sa bundok. Kaya magbabakasyon eh, para mag-relax eh. Pag umakit ka ng bundok, di ba hard work yun? This is so hard. I can't do this, Mom. Kumpara sa beach na, upo ka lang, mag-iihaw ka ng isda, makikipag beach volleyball o titingin ka ng chika, so kung babae ka man, tingin ka ng mga lalaking may six pack o kung ano man, di ba? Yun ang relaxation. Pag-akit ka ng bundok, anong relax dun, di ba? Hirap eh, papawisan ka, may bit-bit ka pang bag, tapos pagdating sa tuktok, wala ka namang gagawin, matutulog ka lang sa tent, di ba? Ang hassle nun, relaxation nga eh.
At syempre kung nasa bundok ka, ang hassle in terms of safety, 'di ba? Pag kailangan medical assistance, kailangan pa bumaba dun sa bayan bago makuha 'yon. O pwede lang kung may first aid kit ka. Pero kung nasa beach ka, maraming chances, malaking chances na may lifeguard diyan, may malapit na clinic or whatsoever. Round 2. Fight. All right, round 2 on Margie. Are you ready? Oh yeah. Okay, in 3, 2, 1, go. Mas dangerous kaya sa beach? May mga shark. May mga jellyfish na poisonous. Pwede kang malunod. O nga, may lifeguard. Actually, when was the last time you saw a lifeguard sa beach? Tagal na akong ginag-beach. Huh? Malik. No, pero sa experience ko sa beach, parang wala namang lifeguard dun unless, I don't know, sobrang private beach from like 4-5-star hotel na malamang hindi natin mapupuntahan ever because we're poor. Ayun. And ano yung sinasabi mo, walang magawa dun sa bundok? Have you been to Sagada? Ang ganda-ganda doon. Tapos ikaw mahilig ka sa kape, sobrang ano mo, ang tawag doon, ang fancy-fancy mo magkape. Fancy mo kape. Ano ka kaya? Pagdating mo sa Sagada, fresh coffee, fresh vegetables, fresh everything. And you get to meet these wonderful people sa mga time. Bang. Final round. Fight. And round 3 na tayo, sudden death. 15 seconds, APOC, are you ready? Yes. All right, and go. Ayun, so usapang kape, 'di ba? Pwede naman magkape sa beach, 'di ba? Either way may kape naman dun. And why does that matter, 'di ba? Kahit may 3-in-1, makapagkape ka sa beach. At kung usapang mga tawag ito? Okay, 3-in-1. Hindi yun yung point ko. Yung point ko, fresh coffee, fresh vegetables, fresh everything. And yung sinasabi kong ano, ang tawag doon, oh my God, my brain is frying. No, wait lang. Oh, fuck. Oh, time, yun. At isa pa, may personally kilala ko na na-stranded dahil sa bagyo noong 2012. Dahil bumagyo, di ba? Yung na-stranded sila, big news yun. Stranded sila ng 2 araw at ni-rescue pa sila. Di mo mararanasan yun sa beach, no? Bumagyo, di sumilong ka. Oo nga, mararanasan mo naman, tsunami. So, kung may bagyo, magkakaroon ng tsunami, or kung may earthquake, magkakaroon ng tsunami. Have you seen what happened sa Bali, sa Japan, di ba? Ang dami kayang namatay doon. Tapos wala silang ligtas. Time. So yon mga tol, mga ate, mga kuya, mga tito, mga tita, ayun, ano sa tingin nyo? Sino nanalo sa aming dalawa? Ano mas trip nyo? Mamundok ba beach? O sa beach? At mainit sa beach, tropical country to, mainit sa lahat. At at kung may suggestion pa kayo, lagay nyo sa baba. Yun. At kung matripan namin, makaka-relate kami. Ayun, i-shoutout namin kayo. Mm-mm. Pag napili namin yung suggestion nyo. Yun. Okay, don't forget to like subscribe, hit that notification bell. Uh-huh. Ano pa? Share nyo rin. Share nyo sa Facebook, sa Twitter, sa Friendster, sa MySpace, sa Multiply, at kung ano-ano pang mga ano social media platform na meron kayo. Ayun. So, bago kami paalam, once again, This is me, APOC, and Margie, the winner of this debate. No, the loser of the debate all the time. Okay. Okay. Have you seen the comments? Oh, naman. Yun, laging APOC. But yun nga. Ito ang panindigan mo yan. See you next episode. Peace out. Bye.